Alam nyo ba, hindi kami masyadong naglalabas doon sa mga safe places lang. Kailangan namin ngayon na lagi nasa CCTV. Morning everyone. Sa probinsya pa rin kami. Ngayong umaga, pupunta si Daddy dito. Kasi nag-aalala din siya. Spenzy in Japan na nasa ospital. Dahil nga doon sa nangyari. Hindi siya pwedeng i-share right now. Kasi dadaan sa legal ang mga nangyari. Alam nyo, patawa-tawa lang kami pero nai-stress kami. And yun muna. Pag hindi ako nakabalik sa Pilipinas, baka... Charot lang guys. Isawa na kami sa Prata. Mag-healthy breakfast naman kami ngayon. Oatmeal with dry fruits. Yan. Sabi ko sa kanila, patawa-tawa lang tayo pero na-stress tayo. Ma'am, na-detail ko. Meron ingit na tao sa kanila at sa akin. Meron na tao sobrang ingit sa lahat na pamilya namin. Actually, lahat kami ay... Protecting each other. Yes, protecting each other kami. Otherwise, hanggang ngayon... Wala akong sinasabi kung sino ah. Hindi ako nagsasabi. Hindi ako nagsasabi, mamaya. Ikaw magsasabi? Matapang ka? Hindi matapang. Last time hindi kami isip sa legal or something. This time isip namin legal kasi iba yung India, iba yung Pilipinas. Yes. Nagulantang ako sa ano dito kasi this is a threat. Threat siya. I'd rather be silent. How you describe your first visit and third visit? Alam mo, no, first and second is happy naman yung visit natin ah. This year lang. Talagang, what? Ay hindi, kailan ba dumating? Sabay-sabay na sila din eh. Hindi, last year dumating si ano sa buhay natin. Kasama din siya eh. Problema darating sa buhay namin last year pa. Tapos, unwanted problems. Tinatanong nyo kung safe ba ako dito. Breakfast lang kami. Sino interested sa mga chika? Ayoko nang share yung problem namin. Most of the problems natin tingin ko as a lesson learning, not as a problem. Kasi when you learn a lesson, it gives you more strength kaysa ano, kasi malungkot ka. Kasi every dalawang klase yung tao. One, panic sa problema. One, they learn from their problem. At the end of the day, sino na yung para sa iyo is your wife, your kids, your mother, father, and your brother and sister. Yun lang. Bukod dun, nobody will stand for you. Even your friends or something. Yung pinakadulo-dulo is your own family will stand for you. This is for lesson learning sa inyo. This is not para baba ko siya or task ko sarili ko or something. Just learn. If you are an honest viewer, learn from my mistake. What I can do, I did for that person. Masama is how that person can cheat you. Sobrang na-betray. Hindi lang kami, pati sila nga, Benji and Jan. Yes, lahat. Super binabaliktad niya yung sobrang exam. Sobrang dinown niya. Oh, isa pa, alam niyo last time, punta kami sa isang province. Tapos ingit na yung tao doon, di ba? Kay sa akin, Sarah, and pamilya. The problema is psychoness. Inis ako kasi sobrang inis sila sa kapatid. Hindi ko alam anong klase yung kapatid. Yung achievement talaga. Oo. When you are a family, only your father, mother, brother, sister, your wife, your kids, they will stand for you. Bukod doon, kahit anong relatives, kahit anong friend mo, they will not stand. They can listen you. Mm-hmm. Pag sabi mo, pag share mo problema, they can listen you, but they cannot help you. And at the some ibang point sila, they can make a joke on you. Or pag away sila, they can use that words against you. Tama? So yung problema niyo, wag kayo ng tiwala sobra sa labas. Isip yung ulo niyo. Kami, don't put your all balls in one basket. Yun yung mistake na gina namin. Hindi yan sa amin lang. Pag ito sa amin lang, me and Sarah. Ignore lang kami. Oh, ignore okay. Na. Since ilan, totally ignore kami na parang walang nangyari. Pero ngayon ito darating sa family, which is not acceptable. Kaya sabi ko may problema. Sinadown niya ng buong family. Silent lang kami since few months. Mm-hmm. Hindi kami nalabas. Happy anything. Lang kami. Kaso kapag happy kami talaga. Kasi pag masaya, dun sila ingit eh. Oh. Ingit sila sa family. Yun ganyan, yung problema. Family kasi, and achievements, dun sila natitrigger. Yun yung triggerness nila. Ayoko na but ganyan. Still, solid pa rin tong family na to. Yes. So, happy pa rin kami. Note down yung lahat point. They will help you in your life. Never lose trust in family.
always trust you, your family. Kaise labas. Trust parang, outside. Parang hindi applicable yun kay parents. Your husband, your kids, mom and dad. Never lose trust. Kasi when you start losing trust, they connect to others. Tama, when you give space to them, then other person take your space. Yun yun yare ke family. Second thing is, pag away kayo ng kapatid, learn to lose. As you can try. Hanggang saan mo na kaya. Hanggang hindi na efekto yun sa buong family or yung family mo. Once you try to win talaga, then the difference is being bigger. Distance is dagdag na dagdag. And third thing is, don't put your all balls in one basket. Kasi nakaw yun. Ginawa namin yun. Tiwala namin sa basket. Tago na si basket. Tago na talaga. So never tell your weakness to a person who is not trustworthy. Kasi they will pinch you there when they need to. Gets niyo? So if you have problem, share with your partner, share so, with your yung family. Video na to parang lesson learning. Yes, this video is just to tell you. Kasi madami kita ko eh. Example, I have a problem. You are my friend, share ko sa'yo. Bukas away tayo. Ikaw mag-share na yung problema ko sa lahat, di ba? Yeah. Ikaw yung sabi, ay ganyan siya, ay ganyan siya. Ako silent na ako, guys. Hindi nila alam yung weakness ko. Yan na, that is a power. Your weakness could be your power if that is a secret. When you tell your weakness, example, ako sabi ko kay Sara, hindi ko kaya na mga rides, di ba? Ngayon alam niya yung weakness ko eh. She take advantage of my weakness. This is perfect example. This is perfect example. Don't tell your weakness to anyone. Make that could be your strongest tell point. Tell me my weakness. Ha? Tell me my weakness. Hindi mo nasabi. Yun yung problema. Kaya mahirap mag siya control. That is a strength when you do not tell your weakness. So pinaka affected sila ngayon si Penji and si Jahanpana. So all viewers pray for the betterment. Para balik tayo with the same force, same energy. Katawa. Wala ba tayong energy ngayon? May energy na pero yung kalahati ulo sa ibang side, kalahati ulo sa ibang side. Actually, yes. Medyo I'm scared pa nga. Guys, naiiwan ako sa bahay at sila may inaasikaso sila sa labas. Ilang araw na nasa bahay lang ako. Punta daw kami sa gym ng friend niya. Tignan namin kung ano yung mga bagong equipments doon. Anong mas maganda sa kanya? Tingnan natin. Tingnan natin anong pwedeng idagdag sa gym din namin sa Pinas. Wow. Mas malaki yung sa friend ni Banzit. Maganda na sa akin. Ang maganda na. Sa mga taga North Caloocan, baka gusto nyo i-visit yung gym namin sa Philippines. Pwede kayo mag-inquire sa Facebook. Message lang kayo. Probinsya kami guys. And tingnan nyo yung mga... Ito, government place yan. Government. This is rice government. Or wheat? Rice. Ah, rice. Okay. Ano yun? Linis. Ano yun? Linis. Anong linis? Yung impurities na tinatanggal. Kita, eh, ganun? Gusto mo baba ka? Baba ka na, ikaw na, ayoko. Tingin-tingin na naman. Meron konti impurities, di ba? Yung hindi na rice. Yung lumalabas doon. Pero buo pa rin siya, di ba? Hindi pa naman nangyawalay. Oo, buo pa rin siya. Yung buong rice punta doon, yung impurities, ito sa likod niya. Pati bato-bato kasama na? Oo, bato-bato din labas na dyan. Okay. Only pure rice lang pupunta doon. Tapos, ano pang procedure? After lang. That, pinapaarawan din? Oo, para less yung moisture niya. Oo, kailangan paarawan. Yes, then pack sa ito. Ang laki, puro sako. These are intermediate. Wala kayong colorful na sako. Brown lang. Brown lang, kasi galing sa government yan. Tingin mo ito, lahat sila intermediates dito. Anong intermediate? Family? Hindi. With intermediate in farmers and government. So sila na process na babenta ito sa government. Si government na bili ito lahat. Government ang bumibili. Lahat, yes. Then ship sila sa ano trucks na. And yung then? Trucks yan, di ba? Sineship nila sa place. Ito pang arawan. Kita mo? Oh.
Nagawa mo na rin ba yung magganyan? Magpaaraw? Dati benta kami o. Meron din kaming ano, meron din kaming palayan sa probinsya. Pero hindi kami yung gumagawa. Kami yung magpupondo, tapos may partner kami, sila yung mag-aani, mag anong tawag doon? And then after nung cropping, sharing na pera. Pera. Pera lang yung tingin nila. Ganon sa amin. Kasi wala namang ibang gagawa eh. Yung tatay ko wala naman. Nanay ko lang yung nandun, diba? So, ganon yung setup kahit dati pa. Laki talaga hanggang dito. Umikot na kami hanggang dun. Malaki siya. Talagang sako-sako dyan, no? Siyempre. Saan ba papunta to? Punta sa yung storage sabi ng ni government. Bajit, sabi ni Bajit, lakarin daw namin 10 minutes. Oh, malapit na lang. Ito, pupunta sa government store. Then government will distribute this free sa poor people. Kaninang bahay yan? Malaki. Oh, entrance pa lang. Talo na tayo. Ito na yung gym niya. Ito. Yan. Oh, ganda, diba? Sa entrance, Sarah. Ang ingay. Entrance pa lang kung talo na tayo. Hindi ka nakikinig eh. Oh, labak. Ang laki. Ang laki na. Oh, pero walang babae. Sa atin may babae dito. Mas mura kasi yung materials dito eh. Diba? Bakit ka naiigit? Maganda talaga na talaga eh. Ang ganda na ito. Ha? Tiles ba yan? Hindi. Anong plywood? Ay, hindi. Plywood ba? Ang angas yung lang. Maangas yung ano kasi. Oo, hindi. Ano tawag doon? Mica? Mica. Mas maangas yung mga colors kasi dito eh. Parang tiles. Ay, paray. Ganda na ang ceiling niya. Ang yabang ng ceiling niya, mahal. Dito na. Oh. Sabi ko sa iyo, talo na tayo sa entrance lang. Upo ka. Yung pangi. Upo ka na. Pantulog pajama. Ganda, di ba? Ganda. Gusto mo tingin siya? Pero walang magandang receptionist. Yun ang kulang. Gusto mo mag-apply? That is our 10th guru. 10th guru? Bakit nandyan siya? Siyempre. Ano yung sa taas? Ha? Ano sa taas? Ceiling. Hindi, ano nga yan? Made of what? Mica din. Ganda na? Oo. May king? Punta may queen? King. Oh, sige. Okay, merong queen and king. Ito yung queen. Dito yung locker. Nakalock siya. Mas madami tayong locker, mahal. Merong... Mas maganda yung CR namin. Tsara. Mas maganda sa... Mas maganda yung ano natin. Toilet and bathroom. Punta na ako sa King. May sauna siya. May sauna? Ayun yung wala tayo. Yan, King. Ito yung lockers. Maganda naman yung lockers. Mas madami lockers sa lalaki. Siyempre, madami kasi dito lalaki. Mas malaki sa lalaki. Ganda naman. Oo. Oh. Mas malaki sa lalaki. Artika. Kita niyo. Tapos, ito yung medyo modern. Ito yung taga province. Ito yung sauna ata. Pero hindi pa working. Like ABC. Talaga? This is our ABC. Ilan yan? 35. Bakit nandyan? Siyempre, proud to be sarili language namin. Okay. If you want to sport the... If gusto niya mag-sport sa gym, may GPA daw. Papascan na lang. Ang dami na award niya, no? Gusto ko rin ganyan eh. Siyempre, same age kami. Kita ko yung picture niya dati, ano? Fit siya. Anong papa story ko? Chika ko. He just recovered from dengue. Really? Very severe, tapag yun? Severe dengue. Dehydrated siya? Dehydrated siya, super. Tapos takot siya kasi yung katabi niya sa bed, mga tatlo patay na. Siya lang yung buhay. Sabi ko, ako din start ko na gym, tapos malakas ko na sa protein para para yung katabi ko patay, ako hindi.
alam nyo ba, hindi kami masyadong naglalabas doon sa mga safe places lang kami pumupunta ngayon. Kaibigan sila. Wait lang, hanap tayo ng wala tayo. Ito. Meron tayo lahat eh. Meron ba tayo lahat? Or mas upgraded sa... Ito wala. Ano yan? Gawin, gawin pero mo may muna. Ibang machine natin. Gawin mo muna, mahal. Ito ba yan? Nakachinelas lang. Ba't ka nakachinelas lang? Kasi hindi ko dala yung shoes ko. Ganyan siya. Yeah. Parang maganda yan. Hindi. Hindi? Same lang, meron tayo. Ano pa yung wala tayo? Space. Space. Yun yung kulang. Ay, punta ka nga dun, mahal. Sige, napakita mo na. Kulang kape. Ang ganda naman. Maluwag siya kasi maluwag. Yes, that thing is maliwag yung space. Pero yung treadmill natin mas maganda eh. Diba? Apat sa atin. Gusto ko yun. Na? Yun yung ilaw-ilaw dun. Ito? Oo, oh, yeah. Para saan yan? Pangganan. Sige nga. Hindi ko kaya. Sige na, mahal. Ah, yes. Meron tayo. Ganun katagal siya mag ano? Kuya, kailan ba? Gusto mo ganun 75? Ang tagal niya! 87! Mataba ka na eh. Ilan ba dati? Wait lang. 54. Bago mag Philippines, India. 54. I think 53 na lang ngayon. Sure ka? Yes. Oh. Oh. Lagpas na 54. Kasi may shoes ako. Oo! Oh. Yep. Kailan ba ang shoes na may size? Kita nang malakas yung music dito. Kaso maganda yung gawa niya talaga. Wow! Wow! Open activity. Anong ginagawa mo? Sara, bawal sa'yo. Bak? Yan lang maruno. Tamad talaga tao. Yan yung ganda, no? I love this. No? Gusto ko talaga ito. Yan yung target ko next. Wow, I love this. Tas may hanging pa fresh air. Galing, di ba? Ah. Pag? May ganyan din kami sa gym. Eto, mayroon din kaming ganito. Pero anong tawag dun yung... Flip-flop. Flip-flop yung sa atin. Tapos, anong purpose nito? Kasali din? Ay, totoo ba? Totoo? So, pag galit ka sa asawa, pwedeng dyan, no? Ang galit mo dyan na lang. Gym relieve your stress. Hindi na tayo mag-exercise. Chill muna tayo dito. Yun, balak niya gawa ng cafeteria dyan. Pag may ganito ako space sa Manila, gawin ko na static talaga. Eye-opener gym talaga. Dati, when I was in India, yung gym na ito nasa building natin. Yung ngayon, ano, Isla Center dun yung gym. Sobrang fit ako, super sexy talaga. I remember my days. Ako yung turo sa lahat na paano babas yung kilos. Ngayon, problema ko is I can decrease na my kilos. Depend, kasi ito hindi tumigil. Tuloy kain. Kahapon bili ko isang kilos na yung matamis. Parang kalahati kilo ako nakain. Kailangan namin ngayon na lagi na sa CCTV. Hahanap na safe place lagi. Saan kami mga safe. So, meron ba siya CCTV? Baka sira na ito. May CCTV ba? Parang wala. Ay, nako.